Hello, magandang hapon sa ating lahat. Welcome sa ating YouTube channel, Farming is Good with Jason and Ben. So, nandito tayo ngayon sa ating pagtatanan ng sitaw. So, nandito guys yung ating tinanan. So, ayan. So, ito muna yung mag-prepare natin. So, ituturo ko kung ano yung technique namin sa pagtatanim ng sitaw. So, mauna, siyempre ito yung pagpa-plot ng lupa. And then, lalagay itong plastic mulch. So, kung nakikita nyo, may mga butas-butas siya. So, meron siyang difference na nasa 25 to 30 centimeter. Ayan. So, ngayon, ganyan na yung style niya. So, ang gagawin natin, naglalagay tayo ng basal. Basal. Ito yung basal. Pwedeng triple 14, pwede siyang triple 16. Ayan po yung basal natin. So, ayan po siya. So, bagyan po natin tamnan. Ang gagawin natin, naglalagay muna tayo ng basal. Isang kutsarita. Ano lang. Para ito ay yung magagamit niya pag lumaki na yung ating sitaw. Ganito lang kasimple yung gawin natin. So, tapos ang nangyayari ay saka natin tatabunan ng lupa na medyo durog-durog sa konti. So, ganito gawin natin. Para tatabunan din natin siya. Ayan. So, after nan, so, kukuha na tayo ng buto ng sitaw. Ito yung gamit natin na hybrid na sitaw. So, ito yung condor na Negro Star ang ginagamit ko. So, bawat butas maglalagay ako ng dalawa. So, ganito lang ang pagtatanim. Ayan. Huwag masyadong malalim, huwag din masyadong mababaw. So, itong gagamitin. Siguro na mga nasa 1.5 to 2 inches po ang lalim. Ganun lang, ganito lang kasimple guys ang ating pagtatanim. So, ayun, tapos pwede na nating diligan. So, ito yung natapos natin. Ayan, ito yung natapos natin. So, bawat row na ito ay mayroong 50 na butas. So, ito naman yung ginagamit natin na niya. So, maglalagay na lang tayo ng tali. Kaya bibili tayo ng twine. Yung twine, yung tali na gamitin natin mula doon ng dito. Tapos gagawa tayo ng parang yung akyatan niya. So, unti-unti natin matatapos yung guys. Di ba, le? Katatanim pa lang naman. So, pwede yun ang sunod natin na gagawin. Yung paglalagay ng tali sa kawayan dito na post niya para mas matibay. Para kahit hindi, para pag humangin ay matibay pa rin siya. So, ayun guys, update namin kayo sa susunod namin video. Yung paglalagay naman namin ng twine, ng tali, pagbabalag, and then yung gagamitin natin na siguro pwede na yung kawayan ng gawing poste. Wala roon hanggang dito. So, first time namin na magtanim ng ganito ng sitaw na parami. So, ngayon, ang gagawin natin, magdidilig na tayo ng ating tanim. Tara, didilig na tayo. So, ito pala, i-spirehan ko mamaya pagkatapos ko namin diligan para hindi tangay ng langgam. So, magdilig muna tayo and then saka tayo mag-spray mamaya. Tara, dilig tayo. So, ganito lang guys ang pagdilig. Magaling sa susunod ay dadamihan na lang natin. Ayan.
para mabasa rin yung buto sa loob. So, ganun lang guys ang technique o gagawin natin. So, update na lang kayo sa susunod na videos namin. Maraming salamat sa mga new subscribers namin. So, Farming is Good with Jason Benos. God bless sa ating lahat. Okay, bye-bye. So, susunod ulit.